Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Tuto. Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. At nasa linya po ng aming telepono ngayon si Director General Aaron Aquino ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang umaga po, Director General Aquino, sir. Magandang umaga si Erwin. Apo, una po sa lahat, salamat po muli. At pinaulakan niyo po itong aming tawag. Sir, yung panukala po ng mormungkahe ng PIDEA, kung pwedeng, ano ba ito? Random drug testing, surprise drug testing sa mga kandidato. Ano po itong minumungkahe ninyo, General Aquino, sir? Well, isa sa mga interview kasi, nabanggit ko yon, Erwin, na I just wish magkaroon ng surprise drug testing sa mga lahat ng mga candidates for public office. But eventually, sabi ko nga, sa listahan ng PIDEA, yung aming National Drug Information System at saka itong PRRD list, it shows na ilan-ilan lang naman yung mga drug users. Karamihan din ng mga nasa narco list ay mga protectors. Some are financiers and some are pushers. So sa tingin ko, it will not defeat the purpose. Besides, Erwin, nangyari na ito nung 2004 and 2007 nung nagpalabas ng resolution ng COMELEC na nagkakaroon ng mandatory drug test lahat ng kandidato sa public office. But it turned out na nung 2008 nagkaroon ng declaration ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawa ng resolution ng COMELEC. So I think I will not pursue this proposal. Pero alam mo, General Sir, let me tell you this. I have 3 pages here of text messages from our listeners, and they all say yes po, kailangan ang drug testing. Sang-ayon po kami sa drug testing, sabi ni Don ng Alfonso Cavite. Sang-ayon po, pang random drug test ng kandidato, gawin ng PIDEA. Sang-ayon, puro sang-ayon po ito. Kasi tinanong po namin, sang-ayon ba kayo sa mungkahay ng PIDEA na magkaroon ng random drug testing ang mga kandidato ngayong 2019 election? Lahat po sila sang-ayon. 3 pages po ito, humigit kumulang 25 na texters po ang sumagot sa aming katanungan, General. Pero tama po kayo, mukhang sabi, dapat voluntary na lang, General Aquino, sir. Alam mo, Erwin, sabi ko nga, I just wish I can also do this. Kaya lang na-declare na ng Supreme Court unconstitutional. So, useless kung i-pursue mo rin itong ganitong klaseng proposal. So, I guess hindi magmamaterialize ito. And besides nga, sabi ko nga, bilang mga botante, alam nyo naman siguro sa mga kanya-kanyang munisipalidad nyo, kung sino yung mga mayor at sino pa yung mga kakandidato na nai-involve sa illegal na droga. At sino yung precisely yung gumagamit. Kasi alam nyo naman na kung may sayad na yung mayor nyo, merong nang maliban dun, the way he acts, the way he talks. Diyan na nakatira yan sa munisipyo, ang tagal-tagal, imposible namang hindi makakaroon ng palita na nai-involve yung isang mayor sa illegal na droga. Eh, ba't nyo pa iboboto kung ganun din lang naman, di ba? Exactly, sir. Exactly. Oho. So, anyway, moving to another topic, sir. Tuloy-tuloy pa rin daw ang investigasyon po ng PIDEA. I saw in a news report today sa isang pahayagan na tuloy-tuloy ang investigasyon ng PIDEA doon sa pagkawala pa rin ng 6.8 billion na shabu. At sabi po nung isang customs sa X-ray dati nila, si Lourdes Mangawang, sinabi niya na meron nga, positibo nga yung shabu doon sa magnetic lifters. Paano ito ngayon, General Aquino, sir? Well, nag-appear na rin si Atty. Mangawang sa Senate hearing. Kung ano yung naging statement niya doon, tama, yan din na naging statement niya sa isang TV station. So, halos align yung pananaw namin ni Atty. So, ibig sabihin, lalo pang tumibay ang inyong paniniwala ngayon, yung inyong deklarasyon, dahil ito siya yung naging hepe ng X-ray sa customs, lalong tumibay pa. Well, parang gano'n na nga, Erwin, kung titignan mo, dahil ayan, meron na naman nadagdagang kakampi ang PIDEA na indeed, na nagbibigay siya ng pahayag na talagang may laman yun. Ang diferensya lang,
ang alam niya may laman pero hindi niya alam na shabu. Kami may laman pero alam namin na shabu yung laman. Sir, may bago tayong development Erwin. Opo. Kasi sabi ko nga bumabaha ang presyo ng droga ngayon sa NCR. Mm. At yun ang pananaw ko kasi doon, Erwin, nanggaling yun doon sa apat na magnetic liters na ngayon na nasa lansangan at ginagamit. Mm-hmm. Indeed, nagkumuha kami ng sample ng shabu doon dyan sa MICP mm-hmm. na nahuli natin na noong August 8. Mm. It turned out na yung mga binabypass naming operations dito sa NCR, nagmamatch doon sa shabu doon sa MICP. It just shows, pag nagmamatch yun, kasi nakalagay strongly correlated at saka there's similarity. Ang ibig sabihin nun, iisa lang ang source. Mm-hmm. So, i-indicate talaga kung nagmamatch yung droga doon sa MICP at saka yung mga nababaybas namin dito sa, for example, dito sa Quezon City, dito sa Santa Cruz, Manila, ay pareho doon sa MICP. Ibig sabihin nun, iisa lang pinanggalingan. So, kumalat na, General Aquino! Ay kumalat na nga yung sinasabi ko kasi iisa lang ang source ng MICP at saka yung sa GMA Cavite na nahuli nating nawala ng laman yung magnetic lipsters, yung apat doon. Iisa lang ang source noon. So pag nag-positive doon sa MICP at saka yung mga binababypass operations natin dito sa mga lansangan at nagsasabi doon sa atin, pinapasok natin yan sa ating GCFID, yung gas chromatograph flame ionization detector. It is actually a profiling analysis ng mga droga. Mm-hmm. Eh nakakalagay doon na talagang highly correlated, strongly correlated. Ibig sabihin nun, talagang iisa lang ang source. Yung ibig sabihin nun, Erwin, na hindi talagang nasa lansangan na yung droga na lumabas doon sa magnetic lifters. Sus, Diyos ko po. Paano ito ngayon, sir? May guarantee ba o walang garantiya na may mga papasok pa sa susunod dyan sa aduana na ganung kalaking mga shipment, General? Well, lahat ng paraan naman ginagawa ng PDEA para wag nang makapasok. Eh. Pero, kailangan ng ibang ahensya tumulong din, di ba? Ay dapat sana nga, ganun, seryoso. Dapat ang isang ahensya, kung seryoso, seryoso lahat. Tama, pero pag tama. Hindi may mga tiwali nga sinasabi ko na gumagawa ng kalokohan, hindi matatapos ito, Erwin. Sus, Diyos ko po. Anyway, Director General Aaron Aquino ng PDEA. Sir, maraming salamat. Thank you for the effort. Working really hard, you and your people, to make sure that we will have a drug-free Philippines. Pero kagaya nga ho niya, may mga nakakalusot. Anyway, maraming salamat na rin po, sir. Maganda umaga. Mabuhay po kayo, General Aquino, sir. Salamat, Erwin. Mabuhay thank you po kayo. Si Director General Aaron Aquino, ayan na ba yan? Yung araw-araw na nababalita natin na namamatay, ha? Nahuhuli ng mga police, mga nagsusurrender, nahuhuli nila General Guillermo Ilyasar, mga tulak. Ayan na yan, sabi ni General Aquino. Yan na raw yung parte ng 6.8 billion na siya po. Diyos ko pong pineapple bayan.